Hello everyone, my name is Liz and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago pong magsimula ang ating online worship service, here are some reminders for you all. If you are joining us for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself and type in the chat on how did you discover this live broadcast. Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kalilimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or in need ka ng counseling. If you want to get our sermon notes, follow us on IG at SGC Las Piñas. Also, if you want to watch our sermon recaps, go to TikTok and follow at SGC Las Piñas. Kung hindi naman flexible ang schedule mo to watch our service, go to our YouTube channel and subscribe to Solution. It's just one word, Solution. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search for Solution Grace Church. You won't need a subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution with Verne Ducut every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 p.m. via Facebook Live at ito naman ay may replay ng 9 p.m. via our YouTube channel, Solution. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offering, you can send it through our account number or by scanning our QR code. Before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. If you're new and you've considered SGC to be your home church, here are the ways on how to give your tithes and offering. You can see it here on screen or on how you can give. You can get our account number or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong mag-start. So please prepare your communion elements such as the bread and your grape juice for our communion later, right after our praise and worship. Please don't forget your notebook and pens kung gusto niyong mag-take down ng notes. Pwede niyo din pong screenshot ang slides later sa preaching time. Also, please click like and share this broadcast to your friends and loved ones. By simply doing this, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So, wherever you're watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Liz, and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church.
nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Thank you so much for joining us today on our Sunday online worship celebration, and right now we are going to partake the Holy Communion. This is a precious time to remember what Christ has done for us on the cross. Make sure na nakahanda ng inyong communion elements, ang inyong tinapay at bread shoes. In 1 Corinthians 11:30, it says, "For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep." God doesn't want us to be physically weak, sick, and die young. What do you think is the reason why many get sick and die early? The answer is found in verse 29.
For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Notice the phrase "not discerning" in this verse. In the original Greek text, the word discerning is diakrino, which means making a difference. Every time you eat the bread, you have to see the difference of the bread from the wine. Now, what is the significance of the bread? It represents Jesus' body that was scourged and broken before enduring his crucifixion. That when we partake of the bread, we believe that we are healed because God took all the sicknesses and diseases and put them on Jesus' original perfect and healthy body so that we can walk in divine health. And that is why Isaiah 53:5 and 1 Peter 2:24 tells us by his stripes, we are healed. This is partaking in a worthy manner. Now, hold your bread and say this after me. Lord Jesus, thank you for laying down your life at the cross for me. Thank you for allowing your body to be broken so that mine might be whole. As I partake, I receive your resurrection life, health, and strength because I believe that you bore all my sicknesses, diseases, infirmities, and pain. And by your stripes, I am healed. As we get our wine, juice, or water, let's read verse 25 of 1 Corinthians 11 this time. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." In Matthew 26, 28, "For this is my blood of a new covenant, which is shed for many for the remission of sins." You may ask, what is the significance of the cup? This cup represents the new covenant in Jesus' blood that was shed at the cross that brings forgiveness of sins. And when we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Jesus' blood gives us right standing before God, and we can go boldly into God's presence. When we pray, we can be sure that God hears us. Hold your cup and say this after me. Lord Jesus, thank you for your precious blood that was shed on the cross that cleansed all my sin. I stand before you completely righteous and forgiven. Your blood has redeemed me from every curse, and today I can freely receive all the blessings that crown the head of the righteous. Amen. Always remember this. Jesus wanted us conscious on how his body was broken for our wholeness, and his blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim that Lord's death till he comes. Let's continue to honor and worship God by giving our tithes and offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. You can see it here on your screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code for our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. Good day, everyone. Thanks for joining us today at SGC, and I am Angelo. Kahit saan ka man nanonood, either Facebook Live or sa YouTube, we're so glad that you could join us today. If you are new sa aming online service, type in the chat hashtag first time. Chat us on how you discovered this broadcast and where you're watching right now. We really want to connect with you. I know excited ka na to hear God's word today, so prepare your notebook and pen as we study God's word today with Pastor Laverne. Hello Church, Grace-filled Sunday everyone. Kumusta po kayo? At maraming salamat sa Panginoon. And I'm so glad that you are able to join me once again sa atin pong pananambahan. And this is our online worship celebration, of course brought to you by our church. And this is Solution Grace Church. At ako po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducut. At sa ngalan po na bumubuo na ating church, sa ngalan po na bumubuo na aming pamilya, we welcome you
Nagagalak po kami na kayo po'y kasama namin sa araw pong ito. And of course, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan, saan man po kayong panig ng daigdig naroroon. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. Thank you for joining us today. Dahil tayo po'y napapanood sa Pilipinas every Sunday morning. Kaya naman po ang aming pong pagbati sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat po ng mga kababayan po natin sa Mega Manila, isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat dahil tayo po'y sumasa sa inyo every Sunday at 11 via Facebook Live. And salamat din sa Panginoon dahil patuloy niyo po kaming sinasamahan at isang napakagandang pagkakataon na naman po na tayo ay magsama-sama at papurihan ng Panginoon sa pamagitan ng ating pag-aawitan na siyang ginawa po natin kanina. And this time, I'm so excited dahil excited po na pag-usapan ng ating buhay at pamumuhay sa liwanag sa atin ng salita ng Diyos. Ito po ay ilalapat natin ang mga pangakong inilaan sa atin ng Diyos nang sa gayon, maiwasan na po nating matakot, manginayang, mangamba, at mabalisa, at magulantang, at magulat sa ating mga hinaharap sa ating mga buhay. Kaya po manatili po kayo nakatutok at mag-enjoy sa ating pananambahan sa araw pong ito. And of course, binabati rin po natin lahat ng ating mga kababayan kung kayo po ay first time na napadako po at sinasamahan kami sa ating pananambahan. Maraming salamat po and we are so glad that kayo po ay tumugon sa paanyaya ng inyong mga kaibigan. Marahil kayo po ay naitag or nayahag na inyong mga kakilala, mga kapamilya. Well, I believe that this is no accident. Wala po kasi aksidente sa Diyos. Ang Diyos po ang nagtalaga ng araw na ito and I pray na kayo po ay manatili sa ating pananambahan at tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya ng Diyos kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. And of course, gusto ko munang pasalamatan din ating mga first time na dumalo kung hindi naman po nakakasagabal po sa inyo at nakakaistorbo. Pwede po ba kami maglambing po sa inyo? Gusto namin kayo makilala ng lubusan. So, all you have to do sa atin pong comment section, pakilagay hashtag first time or first timer. Kasi gusto po namin kayong makilala ng lubusan. And sa atin pong mga matagal nang sumusubaybay and finally, you have decided na maging bahagi na po kayo ng ating sambahan at pinili mo na ang SGC bilang iyong home church. Wow, praise God. Salamat po. Gusto namin kayong mapagserbihan at mapagserbisyuhan sa ating sambahan. All you have to do para malaman din po namin yan, hashtag sign me up. Pakilagay po sa ating comment section. Once again, hashtag sign me up. At kayo po ay aasikasuhin ng ating church staff. Amen. At patuloy po namin kayong makilala pa ng lubusan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. And of course, binabati natin ating mga kababayan sa buong mundo at sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sila mga may mga churches na pero hindi kompleto ang kanilang Sunday morning kapag hindi po natin sila nakakasama. Muli po maraming salamat that were able to join us this morning at mapagpala po kayo sa ating pag-uusapan. At sa araw po ito, gaya na aking sinabi kanina, napakaganda po na ating mga pag-uusapan. Kung kayo po ay may mga agam-agam, mga alinlangan sa buhay, na merong mga pangako sa inyo ang Diyos at tila hindi po na isa sa katuparan, ay alam nyo, maganda po ang plano ng Diyos at napagyaman po kayo sa ating mga pag-uusapan. Pero syempre pa, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. Samahan nyo po ako. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang napakagandang panahon at pagkakataon para kami po ay pagsama-samahin mo sa araw pong ito at mapagpala sa iyong mensahe, sa iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. Tulungan niyo po, O Diyos, ang iyong lingkod at nadalangin ko po na ito po ang mensahe na inilaan mo sa amin sa umaga pong ito ay aking mailahad, mailatag at maipahayag na maayos mula sa simula, gitna hanggang sa wakas, isang pangalan lamang po aming itataas at siyan po ang pangalan ng aming tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe ng biyaya na sadyang mapagpalaya at patuloy po kaming mamangha sa yaman ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. So muli po, welcome po sa ating online worship celebration. And of course, this is brought to you by our church and this is Solution Grace Church. At sa ngalan po na bumubuo na aking pamilya at na aming church, my name is Verne Ducut. At siya nga pala, sa mga nagtatanong, meron na po kaming on-site. At kung kayo po ay
gusto po maging kabahagi ng ating on-site worship celebration, you may get in touch with us. Pasyalan nyo lamang po kami sa aming website, and ang aming pong website ay www.sgcph.org. Once again, ito po yung ating website, www.sgcph.org. Or you may give us a call or text us para po malaman kung saan yung aming eksaktong location, aming church, para you could join us every Sunday at 9:30 sa atin pong on-site worship celebration. Ito po yung number na pwede nyong tawagan. Dalawang numbers po ito for Globe subscribers, 0906-055-7821. Once again, para po sa mga Globe subscriber, 0906-055-7821. At sa mga Smart subscriber naman ay 0998-581-7212. That's 0998-581-7212. Yes, at tayo na po ay tuloy-tuloy sa ating pananambahan, sa ating pakikinig ng mayamang salita ng Panginoon. Ang atin pong message for today, it's entitled, Sooner Than You Think. Once again, ito po yung title po ng ating message, Sooner Than You Think. Alam niyo po, magandang balikan po natin yung mga pinag-usapan natin. Last Sunday, the God that works in us. Hindi po ba napakagandang paalaala po sa atin na naisin po ng Diyos para po sa ating mga mananampalataya ay ilagay po natin sa ating isipan at sa ating puso na sabihang ayaw niya po tayong nahihirapan at naghihirap sa buhay. Dahil lang talaga namang isang tunay na mananampalataya ay hindi po nakikipaglaban sa buhay, hindi nakikipagsapalaran, kaya naman hindi po nakikipagkompromiso sa kung kani-kanino. Yan po ang tatak na isang Kristiyano dahil hindi po mahirap ang kanyang buhay. Now, this was made possible, of course, through the finished work of Christ on the cross. Kasi po, lahat ng paghihirap, gaya po na ating mga pinag-usapan, even yung hard labor ay pinagbayaran na po ng Panginoon. Wala pa man siya doon sa krus ng Kalbaryo, sa Garden of Gethsemane, ito po'y pinagbayaran na. Bakit? Walang hard labor. Kasi gusto po niya, nag-i-enjoy tayo sa ating mga trabaho. Amen. Kung babalikan niyo po ang Luke chapter 22, verse 44, kung bakit po pumatak yung kanyang pawis na tila malalaking patak ng dugo sa lupa para tubusin po ang lupa sa kanyang pagkakasumpa. Kaya po tayo mga nasa ilalim at nagpapasa ilalim sa mayamang biyaya ng Panginoong Jesus, ang ating pong mga trabaho ay hindi pabigat sa atin because ito po ay ine-enjoy natin sa ating buhay. Amen! Dahil ang tunay na isang mananampalataya, hindi po naghihirap ang isang Kristiyano. At bilang patunay, narito po ang Proverbs 13 verse 15. Good understanding giveth favor. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Patuloy po natin binubusog ang ating kaluluwa at pinapatotohanan ating mga pinag-uusapan na kapag tayo po ay maalam sa salita ng Panginoon, punong-puno po ng pabor ang ating buhay. Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. So kanino pong buhay ang mahirap? Hindi po sa mga Kristiyano, sa mga unbeliever, sa mga unfaithful, sa mga sinner. Eh, hindi na po tayo yun. Praise God. So once again, this was made possible through the finished work of Christ on the cross. Talaga naman, lahat po ng mga dapat trabahuhin ay ginawa na po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa akin at alang-alang sa iyo. And that's why He cried out, "It is finished." Amen. All you have to do, just enjoy yung buhay na binibigay sa atin ng Panginoon. Ayaw niya po tayo ay nahihirapan, nakikipaglaban, nakikipagkompromiso sa kung kanino man para lamang po maabot natin yung ating mga pangarap at panaginip. Hindi po. Ang gusto po ng Panginoon sa ating mga tinatanggap na biyaya mula po sa Kanya, Ephesians chapter 1 verse 3, tayo po ay nagiging masinop lamang, nagiging maayos, meron tayong tamang panahon sa lahat ng ating mga ginagawa. May tamang organisasyon. Nang sa gayon, hindi po tayo nagkakraming, hindi tayo nagpapanik dahil maayos po yung ating pagtalakay sa ating buhay. Amen. This is diligence. Gaya po na pinag-usapan natin itong mga nakalipas na Sunday. At ito lamang po ang hinihingi sa atin ng Diyos. According to Proverbs chapter 10 verse 4, poor is he who works with a negligent and idle hand. So ito po yung mga taong palasak ang kanilang mga kamay. Hindi po talaga maayos sa pagpaplano ng buhay. But, sabi ng talata, the hand of the diligent makes him rich. So ito po ang buhay na gusto ng Panginoon sa atin. May kaayusan. Amen. Ayaw po ng Diyos ng magulo. Amen. This is true. 1 Corinthians 14:33a. For God is not a God of disorder, but of peace.
At hindi po natatapos yan. Gusto po ng Panginoon, bawat ginagawa po natin, hindi tayo nagpapakahirap bagkos ginagawa natin ito ng may puso. Pakilagay nga po sa ating comment section, may puso. Amen. Pakilagay nyo rin po ng icon na puso. At ito po ay pinapatunayan sa atin ng Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So God wants us not to work hard but to work heartily. Tayo po ginagawa natin yung mga pinagkatiwala sa ating trabaho. Of course, sa mga mananampalataya, hindi po dapat tatamad-tamad yan. Kasi ayaw din po ng Biblia na tamad po tayong mga mananampalataya. Sabi ng Bible, ang mga tamad hindi dapat pinapakain. Pero alam kong hindi po kayo yon. Ang gusto po ng Panginoon, hindi tayo nagpupuyos na ating katawan. Kasi pwede po humantong ito sa karamdaman na gusto naman po ng Panginoon sa atin, tayo po kapag nagtatrabaho, may puso. Amen. Lahat po na ginagawa natin kapag tayo po may puso, nagiging produktibo po tayo. So ito po ang puso ng Diyos para sa atin. Ngayon, kung ang Diyos po ay naisin ito para sa atin, bakit po kaya para hindi po tayo nangangapa sa ating bawat ginagawa? Ika nga, meron tayong proper time management. Organisado po tayo. Hindi tayo kung ano-ano yung ginagawa, kung ano lang yung maisipan. Hindi, meron pong sistema. May panuntunan. Amen! At gayon din po bilang mga anak ng Diyos sa atin pong pagpapahayag at pag-share ng Word of God, naisin po ng Diyos na tayo po ay maalam, may kaayusan. Of course, masinop din po tayo. Gaya po namin, mga pastor, dapat may kaayusan sa mga sermon, masinop sa pagpiprepara. And of course, kapag ito po ay amin nang ibinibigay sa aming mga nasasakupan, mga simbahan, ito po ay may puso. Kasi kami pa lang po ay habang pinaprepare namin ng message na mula sa Panginoon, talaga namang kami pa lang ay nahihipo na ng napakayamang puso ng ating Panginoon. At dito po talaga namang kapag i-deliver po natin ito, ay nararamdaman din po yung mensahe talaga na tumatago sa ating mga kaluluwa. At sa diyan napapagpala po tayo. So paano po natin ginagawa ito? So bilang mga mananampalataya, dapat marapat po natin sinasaalang-alang na alam po natin yung ebanghelyo. Kasi paano mong i-share yung isang bagay na hindi mo alam? Hindi po ba? Mahirap po iyon. Dapat alam natin yung coverage. Eh, Pastor, kailangan ko pa bang matindihan, malalim ang pag-aaral? Actually, hindi naman po. Ang hinihingi lamang po sa atin ng Biblia, of course, bilang mananampalataya, para lalo po kayo ma-excite sa ating ibinabahagi ang ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. Ito pa yung tumutukoy sa mismo sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus. Kapag naiintindihan po natin at malinaw po sa atin ang ebanghelyo, meron po tayong dahilan para po ma-excite at ibahagi po ito sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kailangan po alam po natin yung mensahe. Sa atin po muna, nagme-minister yung mensahe ng ebanghelyo para pag ito po ay ating shiners, kung kanina man sa ating mga mahal sa buhay, hindi po tayo nangangapasa din kasi mismo yung makikita po ng ating mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay na shinishera, abay talagang punong-puno ng puso at maayos ang preparasyon ng kapatid na ito at masinop siya sa kanyang paghahanda. So noon pa lang nakikita niya na talagang pinaghahandaan natin na talagang buhay na buhay sa ating mga buhay ang mensahe ng ebanghelyo. So nagiging pagpapala po tayo sa mga nakikinig sa atin para pag nagtatanong po sila, nasasagot natin. So paano po ito nangyayari? Kapag tayo po ipatuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, kagaya po ng ginagawa po ng marami po sa atin. Of course, I believe lahat po na nanonood sa ating pananambahan ay halos kasama po natin sa ating Bible study online every Tuesdays and Wednesdays. So dito po, pag may nagtatanong sa atin, alam natin ang ebanghelyo. Hindi tayo napapahiya, hindi po ba? Kasi naalala ko lang, nung ako po ay one time pumasok sa isang guitar store, kasi mahilig din po ako sa gitara. And in those days, talaga namang kinakabisado ko yung mga kahoy ng gitara, kung paano siya ginawa, anong klase ng materyales ang ginagamit sa gitarang ito. And then, one time pumasok po ako sa isang guitar store dyan sa Buendia, sa Makati. Tinanong ko yung isang salesperson. Sabi ko, ang ganda ng acoustic guitar. Saan gawa yung kanyang top? And then, nagkamot sa ulo yung salesperson. Hindi niya ako masagot ng tama. Meron siyang mga binabanggit na kahoy na hindi po ginagamit sa gitara. And then, parang maging light na lang yung aming conversation, sabi ko sa kanya, alam niyo, ang top po nito ay cedar po yung top ng gitara. Ang neck niya ay gawa sa mahogany at ang back and sides niya ay gawa sa rosewood. So, kabisado ko kasi. So, sabi ko sa kanya, kapatid, bro, bukang hindi mo kabisado yung product mo,
mahihirapan kang ibenta yan. Sabi ko pa nga sa kanya, binigay ko siya. Ito na, bilhin mo. So nagpalitan kami ng Brolin nung panahong yun. At natawa din po siya sa mga pangyayari yun. So bilang salesperson, kailangan po alam natin yung produkto natin para maibenta natin yung ating produkto. Ganyan din po tayo bilang mga mananampalataya, para maging makatotohanan po ang pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, dapat po nag-aaral tayo para tayo po ay katanggap-tanggap. Hindi po tayo napapahiya kapag tayo po ay nagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang naisin ng Diyos sa atin. Kapag tayo po ay nagpapahayag sa mga tao, hindi po sila nalilito, bagko sila po ay lalo pang naliliwanagan. At ito nga pong paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo, at kasama na rin po tayo dito. 2 Timothy chapter 2, verse 15, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So dapat alam po natin yung how to rightly divide the word of truth. Alam po natin kung ang verse na ito ay kanino isinulat, kasama po ba tayo mga Hentil, o baka naman para lamang po ito sa mga Hudyo. Alamin po natin kung anong panahong isinulat at ilan po ito sa mga bagay na dapat natin isaalang-alang. Ngayon sa araw po ito, pag-uusapan natin yung ating pong panahon. Kapag po tayo ay meron po nababalitaan na kung ano-ano, kayo po ba ay dinadapuan ng takot, ng pagkabalisa, ng pangamba sa buhay? Well, alamin po natin, kasi kung kayo po ay patuloy na dinadapuan ng mga takot, pangamba at pagkabalisa sa buhay, meron pong kinakailangan tayong isaalang-alang bilang mga mananampalataya. Of course, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na nito mga nakalipas na araw, marami pong tao ang naging balisa dahil sa nabalitaan po natin. Of course, ilang panahon na po ang nakalipas, ilang linggo na meron pong gera. Although hindi po gusto gamitin ng Russia yung word na gera or invasion sa pagitan nila ng Ukraine at saka ng Russia. Well, the truth is, ito po ang nangyayari. And of course, bilang mga tao sa mundong ito, naaapektuhan po yung ating pamumuhay. Ramdam na ramdam po natin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Marami pong tao talaga ang nalulungkot, natatakot, at dinadapuan ng kanilang puso't isipan ng pagkabalisa. Ngayon, gusto ko pong ibigay sa inyo isang mabuting balita ng katotohanan na bilang isang mananampalataya, ayaw po kasi ng Diyos. Kung ayaw po ng Diyos sa tayo po naghihirap at nahihirapan, ayaw din po ng Diyos sa tayo po ay dinadapuan ng anumang takot, pangamba, at pagkabalisa. At syempre pa, kapag may dumadating po sa ating mga buhay-buhay na tila parang ano yung mga pagbabagong nagaganap na nagdudulot po ng pahirap sa ating buhay, kapag nauunawaan po natin kung ano yung nakasulat sa Biblia, ay hindi po nito pwedeng kantiin yung kapayapaan na sadyang iniwan at ibinigay na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So ano pa yung susi? Dapat pala maalam yung ating kaluluwa. Of course, bakit po tinuro yung ating isipan? Because yung ating isip, it's the main faculty of our soul. Kapag mali po yung pinasok natin sa ating isipan, ito po ay may domino effect sa ating damdamin at sa ating kalooban. At magkakaroon po ito ng masamang manifestation sa ating katawan. Pwede po tayong magkaroon ng sakit at karamdaman. Pero kapag tayo po ay busog na busog sa mensahe ng ebanghelyo na atin pong tinatanggap sa pamamagitan ng ating mga isip, maganda po itong effect, may dudulot na epekto sa ating damdamin and of course sa ating kalooban. Nagpapasya tayo ng mga bagay na nagbibigay po, magbe-benefit po tayo. At maganda rin po na idudulot nito sa ating mga physical na katawan. Kaya po ang manifestation nito, nakasmile po tayo. Kahit may mga problema, may gera, may pandemya, at kung ano-ano pa ating mga kinakaharap, pero hindi po mapapawi at hindi po makakanti nito yung at kapayapaan na inilaan at iniwan na sa atin na ating Panginoong Jesus. Now, sa atin pong mundo sa ngayon, we are living in prophetic times. Amen. Do you believe this? Pakilagay po yung amen kung kayo po yung naniniwala. And many of God's prophecies are being fulfilled in our generation. Amen. This is true. Alam niyo po, sabi ng Matthew 24 verses 4 to 8 na ito po ay binahagi ko na sa aming Bible study online. Ito po ay dadaanan natin ng kaunti para magkaroon tayo ng konting kaalaman para po sa mga nangyayari sa kasalukuyan na sadyang may kinalaman po sa hinaharap. Para hindi po tayo dapuan ng anumang takot, pangamba, at pagkabalisa sa ating isipan at saka sa ating puso. So basahin ko lamang po sa inyo ang mga patikim sa atin na mangyayari po sa hinaharap. According to Matthew chapter 24, verses 4 until 8. "And Jesus answered and said to them," mga kausap niya po dito yung mga disipulo, meron silang diskurso dito,
This is also known as the Olivet Discourse because nangyari po ito sa bundok ng olibo. So, and Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet." Verse 7, "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places." Of course, nararanasan po natin ito sa kapanahunan natin sa ngayon. Kamakailan lamang po, nagkaroon ng 7.2 or 7.3 na earthquake sa Japan. At kahapon o kanina, o kahapon nga, sa bandang Mindoro, sunod-sunod po ito na nararanasan. Hindi lamang po sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Verse 8, paalala po sa atin, "All this are the beginning of sorrows." So ito daw po mga nangyayaring ito, false teachings, maraming nagpapanggap na sila na po ang Messiah, wars and rumors of wars, famines, pestilences, and I believe ang COVID-19 ay pestilence. At kasama po ng mga variants po nito, ito po ay pandemic nga, di ba? And of course, meron ding earthquakes in various places, mga pag-aaway at kung ano-ano pa. These are just the beginning of sorrow. So, paalala po sa atin ng verse 8, ito po ay mga pasimula pa lang. So, marami pong pwedeng asahan ang mundo sa hinaharap na mas matitindi pa. Pero ito pong paalala po sa atin ng Panginoon, kasi siya po mismo nagsasalita dito in Matthew 24, verse 6. Kapag nakikita na raw po natin itong mga false teachings na to, wars and rumors of wars. Now, let me ask you a question. Kasi yung wars, alam na po natin ito, nangyayari ito sa ngayon. At for your information, nag-escalate pa nga yung away, yung invasion na nangyayari ng Russia sa Ukraine. Pero meron po mga maling balita na sinasabi nila, umu-okay na, pero the truth is hindi po. Now, kung meron pong wars, ano yung rumors of wars? Bakit po ito isinama pa ng Banal na Espiritu sa Matthew chapter 24? Alam niyo po ibig sabihin ng rumors of wars? Kasi po marami na po sa panahon natin sa ngayon, napaka-widespread na ng fake news. And the truth is, ito pong pag-spread po ng fake news, pinagkakakitaan na ng maraming mga kababayan natin talaga namang wala pong naising maganda sa kanilang kapwa. Ito po ay ginagamit nila para kumita ng pera at hindi naman po sila apektado kung mag-away-away ang sino man. So ito po ang nangyayari sa ating kapanahunan. And I believe, dahil po hindi pa nagaganap ang rapture, pag sinabing rapture, it's the snatching away of the saints, which will happen imminent. Of course, wala na po itong prophetic signs na hinihingi po sa atin. And of course, ito po ay, ano lang, itong nararanasan natin, mga foretaste lang, mga patikim pa lang of what will happen in the future. Of course, this massive false teachings, earthquakes, famines, and wars ay mangyayari po after the rapture during the 7 years of Great Tribulation. So, mga panahong yon ay talaga even po yung false teachings ay massive na. Why? Because sa mga panahong yon, kapag wala na dito ang mga mananampalataya and the Holy Spirit is taken away, or wala na po siya dito because nasa sa atin pong Banal na Espiritu, isipin niya po yung first 5 minutes. Actually, sa mundong ito, ano po mangyayari? Dahil po the Holy Spirit ay wala na po. So, napakagulo po ng mundo. The Holy Spirit will be taken out of the way kasi nasa sa atin po siya. Irarapture po tayo. Kakatagpuin natin ng Panginoon halfway doon sa alapaap. So, imagine niyo po yung first 5 minutes. Ang gulo. So, dito po massive na yung false teachings, yung wars, and ang mga fake news na nangyayari because sisibol na po at magpapakita na dito yung Antikristo na hindi na po natin makikilala. So sabi po muli ng Matthew 24 verse 6b, kapag nangyayari na daw po yung mga bagay na ito, makipapakinggan natin wars and rumors of wars, now ito pong paalala sa atin, see that you are not troubled. Huwag daw po tayong mababahala. Huwag tayong magpapanik. Hindi natin lingwahe ito. And then sabi po ng talata, for all these things must come to pass. So huwag po tayong mag-alala. Ito po ay nakasulat na. At kinakailangan po mangyari po ito because this is part of God's prophecies. That was, of course, that were written in the Bible. So ibig sabihin, binamana ng palataya, dapat pa nga opposite yung ating pakiramdam. Dapat masaya pa tayo because talaga namang tapat ang Panginoon sa kanyang mga pinapangako. At isinulat na sa Biblia.
Now, ang atin pong dapat na puso para dito, tinitibok ng ating mga puso, eh lalo pa po tayong magkaroon po ng passion to spread the gospel, to preach the gospel sa ating mga kaibigan, kakilala, at lalo tingit sa ating mga kapamilya. Nang sa gayon, kasama po natin silang maliligtas when the rapture will take place. Of course, anytime. Soon. Imminent po ito eh. Now, kapag nangyayari daw po yung mga bagay na ito, huwag tayong matakot. Dapat tayo po ay tumingala. Tayo po ay talaga naman dapat excited because our redemption draws near. Sabi ng Luke chapter 21 verse 28. Now when these things begin to happen, which is already happening, mga kapatid at mga kaibigan, sabi ng talata, look up and lift up your heads. Wow! Kaya po ang posture natin, hindi tayo nakayukot ng lulumo. Tayo po ay nakatingala. Look up once again and lift up your heads because your redemption draws near. Yung pong redemption dito, redeem na po tayo. Pero yung redemption na tinatawag po dito, hindi po tungkol sa ating spirito. Ito po yung tungkol sa ating physical bodies. Because ito na lamang po yung hinihintay natin. Yung redemption ng ating mga katawan. Amen! So bibigyan na po tayo ng bagong katawan na hindi nabubulok at nasisira at hindi na po mamamatay. Itong tawag po dito ay mga immortal na katawan. Glorified body. Once the rapture will take place. Amen! Exciting po talaga ito. And take note, ha, mas maraming prophecies po nakasulat sa muling pagbabalik ng ating Panginoon kaysa po sa una niyang pagpunta dito sa lupa. At alam naman po natin na nangyari na po yung unang pagpunta niya rito sa lupa. Ano pa yung dahilan natin para magduda kung siya ba ay babalik sa ikalawang pagkakataon? Wala nang dahilan. So ang dapat po natin talaga inaabangan ay yung kanyang muling pagbabalik. Amen. Now, ang question po natin dito ay bakit ang tagal naman dumating ng Panginoon? Ito po yung pangkaraniwang tanong po sa akin na ating mga kapatiran. Now, kung isa po kayo sa mga naiinip, I believe that this message is for you. Kung kayo naman po isa sa mga nanunuya at nangungutya sa mensaheng ito, I believe that this message is also for you. So, manatili po kayong nanunood at dalayan ko po sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay mapapalaya sa ating mga mapag-uusapan. At nang sa gayon, pawiin na po yung ating mga alinlangan, agam-agam, na nilalaman na ating puso at isipan. Well, the Bible tells us that in the last days, there will be mockers and scoffers, and they will make fun of the second coming of Christ. Of course, ang second coming po ng Panginoon, it has two phases. Yung pong una, kasi narito dito yung mga mananampalataya, yung first one, na yung phase po ng second coming, it's the rapture of the church. Pag sinabing rapture, the snatching away of the saints. Now, ito po ay halfway. Hindi po bababa ang Panginoon sa lupa. Siya po ay kakatagpuin po tayo sa alapaap. Now, Jesus, para hindi po tayo malito, Jesus is coming for us. Ito po yung first phase ng second coming. And makakasama po natin, meron pong grand reunion yung at tayo sa ating mga mahal sa buhay na mananampalataya na nauna na umuwi sa Panginoon. And then, we shall always be with the Lord forever. This is the good news. Amen. So, ito yung first phase. The Lord will be coming for us. Yung ikalawa naman po, after the rapture, then 7 years of great tribulation, bababa po muli ang Panginoon sa lupa. Ito na po yung tinatawag na second coming. Of which, ang Panginoong Jesus po tatapak na yung kanyang mga paa sa Mount of Olives. Now, Jesus is coming with us this time. So, yung isa kanina, for us, the rapture, second coming, Jesus is coming with us. Habang nangyayari po yung Battle of Armageddon, tayo po ay nag-cheer, nagpupuri dahil kayang-kaya na po ng Panginoon yon ang laban sa Battle of Armageddon. Amen! Now, in the last days, gaya po na sinabi ko kanina, many people will be mocking and scoffing about the second coming, yung rapture. And they will make fun of the second coming of the Lord. Now, hindi po sila aware na sila po ay ginagamit ng kalaban at hindi nila rin alam, pinufulfill nila yung sinasabi ng Biblia in 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4. Basahin po natin. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust. Now, verse 4 tells us, and saying, ito na yung sinasabi nila, o, nasaan ang Panginoon nyo? Ba't di pa dumarating? Anong oras na? Anong araw na? Sabi ng talata, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Oh, nasaan na ang pagdating ng Panginoon? Anong oras na? Anong petsa na? Ano yung sinasabi niyong rapture? Kasi po may mga naniniwala sa ngayon na ito po itapos na in AD 70. But I beg to differ. I don't believe it. Wala pa pong nangyayaring ganun.
And I'm so sure, hindi pa nangyayari po ito. Now, ito po mga taong ito, they will mock us, mga scoffers po ito, tutuyain po tayo, sasabihin nila yung mga ganung bagay. And once again, hindi po sila aware na pinufulfill nila yung sinasabi ng 2 Peter chapter 3, verse 4. Ang dating sa maraming Christian po nito, parang, bakit ganun? Tinatanong din po ako ng ilan sa mga kapatiran, bakit, pastor, parang nadidilay ang pagdating ng Panginoon? Ang tagal-tagal na natin naghihintay sa Kanya. Pero ang totoo, alam niyo po ba kung bakit po tila nadidelay? Well, I believe, no? Parang nadidelay din naman. It's because gusto niya bigyan ng pagkakataon ng maraming tao para sila po ay magkaroon ng pagbabago ng isipan. Bakit? Kasi gusto po ng Panginoon na sila po ay mga ligtas din. 2 Peter chapter 3, verse 9 tells us, "The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." So, why does the Lord seemingly delaying His coming? Because I believe, sabi nga po nung verse, He doesn't want that any should perish. Ayaw po niya na meron pong mapahamak. That everyone, that all should come to repentance. Gusto po ng Panginoon pag sinabi repentance, change of mind, metanoia. Kung meron po silang mga maling paniniwala, I pray na gagamitin po itong broadcast na ito. Gagamitin din po kayo bilang aming mga kabalikat sa ating gawain. At sila din po, kapag nakapakinig po sila, sila po'y mananampalataya. Kapag sila po'y nananampalataya sa Ebanghelyo, sila po'y tatawag sa Panginoon. Kapag sila po'y tumawag, diringgin po sila ng Diyos at sila po'y mga liligtas. Amen. Because, para sagutin po yung tanong nito, bakit ganun, Pastor, parang dinidelay ba ng Panginoon? Ba't hindi pa siya dumarating? Well, I believe. Kasi nga po, mahal ng Diyos ang tao. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon, ang maraming tao para makapakinig ng salita ng Panginoon at sila po ay tumawag sa Diyos at mga ligtas. Our loving Heavenly Father is giving us more time to share the gospel sa ating mga kaibigan and of course sa ating mga loved ones. Huwag po kayo na natili lang na naawa kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Ikilos po natin. Mahal natin sila. Ayaw natin sila makitang magdusa. Amen? Kaya nga po, akin pong hinihiling kung kayo po ay napapagpala sa ating mga pinag-uusapan. Kung nahihiya po kayo magbahagi ng salita ng Panginoon, please i-share niyo po itong broadcast natin para gamitin po ang biyaya sa atin ng Diyos. Now, gusto po ng Panginoon that everyone should be will get saved. Amen. Samantalin po natin ang pagkakataon dahil sabi po ng Biblia in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, "Today is the day of salvation." Basahin po natin, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Kaya nga po tayo may Bible study every Tuesdays and Wednesdays via Facebook Live. Meron tayong pananambahan because I believe malapit na po talaga ang rapture. Amen. Hindi na po siguro ito aabuti na ilan pang taon. And rapture is imminent. It can happen anytime. Now, God is delaying the rapture so that more and more people are going to hear the gospel of grace. Kagaya po na sinabi ko kanina, kapag sila po'y nakapakinig, sila po'y mananampalataya. Kapag sila po'y nanampalataya, sila itatawag sa Panginoon. At kapag sila po'y tumawag sa Panginoon, sila po'y maliligtas. Romans 10:13, "For whoever shall call or calls on the name of the Lord shall be saved." Ganun lang po kasimple. Amen. So, ipanalangin po natin, gamitin po tayo sa ating mga kaibigan, kakilala, at lalo tigit sa ating mga kapamilya. Hindi na po biro ang ating kinaharap sa ngayon at hindi po ito pananakot. Of course, kamakailan lamang po nanood ako ng balita, hindi po ito fake news. Ang Russia po ay nakaporma na yung kanilang nuclear arsenal, yung kanilang nuclear weapon. Anytime, sa sino bang makikisaw-saw daw po sa gulong ito, talagang papuputokin nila. But ang akin pong confidence, sabi po ng Diyos in Isaiah 54:17, "Even though the weapon is already formed, but it shall never prosper against you and against me." As long as narito po tayo sa lupa, gaya po na paalala ko noong Tuesday sa ating Bible study, sabi po ng Diyos walang nuclear weapon na puputok. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Ngayon, ang dapat natin bigyan ng pansin, ibahagi po natin ang salita ng Panginoon. So number one, ang pinag-uusapan natin, talaga bang dinidelay ng Panginoon ang kanyang pagdating? I believe, dahil mahal niya po ang tao. He is giving more time pa para mapag-isip-isip at magkaroon po ng pagbabago ng isipan. Nang sa gayon, mas marami pong taong mga ligtas. Ito po ang puso ng Diyos. Sana all. Ito pong phrase na ito, I believe, ito po ang mensahe, ito pong puso ng Diyos. Ayaw po niya may mapahamak. Bakit? Mahal na mahal po niya ang mga tao. Ang dating naman ito sa iba, hindi na po totoo. Kasi marami daw po mga believers today, quote-unquote, hindi na sila believers ng rapture. Hindi ko alam kung kanino sila naniniwala, kundi na po sila naniniwala dito.
At sabi nila, hindi na nangyayari po ito. Once again, gaya na sinabi ko kanina, hindi sila aware that they are fulfilling yung sinasabi ng 2 Peter chapter 3, verse 4 na binasa natin kanina. Now, basahin po natin once again. Sabi nila, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Ang lagi po nilang sinasabi, ang kanila pong panunuya, oh, nasaan na yung rapture? Nasaan na? Anong petsa na? Pero wag po kayong mag-alala. Huwag kayong maapektuhan sa kanila. Napakalino po sinasabi ng Biblia that in the last days, scoffers will make fun of the coming of our Lord Jesus Christ. This is but natural to happen. Nakasulat na po sa Biblia. Now, sa ating pag-aaral na ito, dalawang tanong po yung sagutin natin. At nasagot na po yung first question. Talaga bang dinidelay kaya ng Panginoon ang kanyang pagdating? Well, nasagot na po natin. I believe so. Because God wants that sana all ay maligtas. Ayaw po niya may mapahamak. Ikalawang tanong, meron ba nakatakdang panahon na inilaan ng Diyos na magaganap po ito? Yung pong muling pagbabalik po ng Panginoon. Ang pinag-uusapan po natin, it's the rapture of the church. Kasi po, kinakailangan po tayong isalba muna ng Diyos bago po niya ibuhos ang kanyang puot at galit sa mundong ito. Ang mundo pong ito ay pababa na, pabagsak na. Tayo po ay isa-save niya. Iaangat niya mula po sa pagdurusa mararanasan ng mundong ito. At kapag tayo po yung rapture na, in Greek, this is harpazo, the snatching away of the church, doon na po ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa mundong ito. At hindi po tayo kabilang doon na makakaranas ng anumang puot at galit according to 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 and of course 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. So para sagutin po natin ang ikalawang tanong, may nakatakda na ba talagang panahong inilaan ng Diyos para magganap itong rapture na ito? I believe with all my heart. At napakarami pong mga patunay ang Biblia dahil po ang Diyos natin ay ayaw po niya tayo nangangapa sa dilim. Ang Diyos po, kung gusto niya po tayo po maging masinop sa ating mga ginagawa, may kaayusan kasi po ang atin pong Diyos, He is a God of order and peace. Ayaw po niya na magulo. So gusto niya may kaayusan. And of course, lahat po ng kanyang mga ginagawa para sa atin ay nagmumula sa kanyang puso. Amen! Kasi di ba, ganun din po tayo kasi meron na po tayong DNA ng Diyos. Kung ano po yung kanyang tinitibok ng kanyang isipan at ang kanyang puso. Ganun din po siya pag nagtrabaho. And I believe, even though hindi po natin alam yung eksaktong araw, sa eksaktong oras kung kailan po magbabalik ang Panginoon para sa atin, para tayo po ibalikan at dalhin sa kung saan man siya naroroon. John chapter 14, verses 1, 2, and 3. Kasi alam mo kung bakit po tayo susunduin ng Panginoon, tayo babalikan. Because sabi nga po na isang paborito kong awitin, gusto po ng Panginoon, kung nasaan siya, gusto niya, naroroon ka rin, kanyang kasama. John chapter 14, verse 3. Ito po ang puso ng Diyos para sa atin. Isipin niyo po, pwede naman tayo ipasundo na lang sa mga anghel. Ang daming anghel na pwedeng sumundo sa atin. But, hindi po anghel ang susundo sa atin. Mismo ang Panginoong Jesus ang siyang bababa. He will descend from heaven at katatagpuin po tayo sa ulap. Bakit? Bakit siya mismo susundo sa atin? Gusto niya tayong makita na kung gaano po tayo ka-excited. Siguro a million times mas excited po ang Panginoong Jesus na katagpuin tayo. Hindi po ba napaka-sweet ng ating Panginoon? Grabe, thank you Jesus. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Alam niyo po, ito po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Alam niyo, kapag tayo po napupunan ng pag-ibig ng Panginoon, kahit may gera, may pandemya, ang kanya pong pag-ibig ang papawi sa anumang takot at pangamba. Amen. 1 John chapter 4, verse 18. Perfect love casteth out fear. Ang sakdal, ang perpektong pagmamahal sa atin na ating Panginoong Jesus ang siyang papawi sa anumang takot at pangamba, anumang pagkabalisa. Amen. Kaya po every time na pinag-uusapan at itinuturo ko po itong mensaheng ito, at talaga naman nagbibigay po sa akin ng goosebumps. Talagang, Lord, sabi ko, yung goosebumps na ito, talagang kinikilig ako sa pagkasweet ng Panginoon. Amen. Kasi gusto po niya, kung nasa saan siya, gusto niya naroon tayo, kasama niya tuwi na. Amen. So, meron ba talaga nakatakda na oras ang Diyos para tayo po sunduin? Of course, ang Diyos po ay maayos, gusto niya po kapayapaan, hindi siya karos-karos. Diba? Sabi po na binasa natin kanina, for God is not a God of disorder, but of peace. So, ganun din po siya, maayos, masinop, at kapag nagtrabaho, may puso. Sabi nga na Ephesians chapter 1, verse 8, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. Pag kumikilos po ang Diyos, may karunungan at pag-iingat. With all wisdom and prudence, ganyan po kumilos ang Diyos. Now, narito po ang kapahayagan sa atin na bibigyan po natin ng tuon. In 2 Peter chapter 3, verse 8, bilang
pagpapatunay na meron po mga hints po sa atin ng Diyos. Even though, once again, I'm telling you this, hindi po natin alam kung kailan yung eksaktong day, eksaktong oras, eksaktong araw, eksaktong taon. Kasi sabi po ng Biblia, no one knows, even the Son and even the angels, only the Father. So hindi natin alam, pero I believe that God will give us hints. Meron po mga kapahayagan sa Biblia. Simulan po natin kung kayo po excited na. And I'm so sure, excited na kayo. Let's read 2 Peter chapter 3, verse 8 this time. But beloved, ikaw ito kapatid. Sino kinakausap dito? Mga mananampalataya. This is you. Do not forget this one thing. So paalala po sa atin ng talata, wag na wag po natin kakaligtaan itong isang bagay nito, this one thing. What is this one thing? Tuloy natin ang pagbabasa. That with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So with the Lord, ang 1,000 taon daw po sa tao, sa atin, ay 1 araw lang sa Kanya. Samantala, ang 1 araw sa Kanya, sa atin po, sa kalendaryo natin, 1,000 taon na. Ganun po ang Panginoon sa Kanyang pagbibilang, sa Kanyang kalendaryo. So, with the Lord, one day is as 1,000 days sa atin. And 1,000 days sa atin is just one day with the Lord. Once again, that's 2 Peter chapter 3, verse 8. Alam niyo po sa kasaysayan ng mundo, nung nilikha po ito, hanggang sa panahon na ating Panginoon Hesukristo, so mula Genesis until po sa panahon na ating Panginoon Hesukristo, ito po ay 4,000 years. So with us, it's 4,000 years. Makita po natin sa screen, 4,000 years. Now, sa Diyos, ilang araw lamang po ito? Tama, 4 days. Sa panahon po na ating Panginoon Hesukristo, hanggang sa panahon po natin sa ngayon, ay halos 2,000 taon na ang nakakalipas. Hindi po ba, lagi natin sinasabi, 2,000 taon na nakakalipas. So, with man, that's 2,000 years. But with God, ilang araw lamang po ito? 2 days. So, 4,000 plus 2,000, it's 6,000 years. Sa tao. So, hindi po totoo na nasa billion years na po ang mundo. Hindi po totoo yan. Nasa almost 6,000 years lamang po tayo. And sa Hebrew calendar, o sa Jewish calendar, eksakto nasa 5,782 years pa lang po tayo. So, para maging 6,000 po nasa, I believe, let's do the mathematics, 218 years na lang ang kailangan po nating idagdag para maging 6,000. So, ngayon, from Genesis until sa time natin, it's 6,000 years sa kalendaryo natin. But with God, 6,000 is how many days? Yes, 6 days. Tama po kayo dyan. May magandang revelation po sa atin ang tagpo sa buhay ni na Martha, Mary, and of course, Lazarus. At nang dumating po dito si Jesus. Kasi after 2 days, siya po ay nanatili pa sa kanyang kinalalagyan. Nabalitaan po niya na may sakit si Lazarus. But eventually, siya po ay natulog. Minsan, ang lingwahe po kasi ng Biblia sa mga mananampalataya ay natutulog. Namatay na po siya. Actually, may eksena dito. Sabi ng Panginoon, pupunta tayo kay Lazarus. Siya ay natutulog. Sabi ng mga alagad niya, natutulog pala eh. Ba't natin pupuntahan? Hindi nila maintindihan yung language ni Jesus. Dinirekta na niya. Plainly, he said, Lazarus is dead. So, ganun po ang kanyang sinabi. Nabasahin po natin ang mga tagpong ito kung saan may typology po dito. Ibig sabihin, may mga istorya po, may symbols po dito. Types. Malalaman natin yung pamilya po dito ni Martha, ni Mary, at saka ni Lazarus. It's a type of us, church. Amen. So, makita po natin paano po kinakalinga ng Panginoong Hesukristo ang church, tayo mga mananampalataya. Let's read John chapter 11, verses 4 to 6. When Jesus heard that, he said, "The sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." So nagkaroon po ng karamdaman si Lazarus and eventually, nagatid po sa kanya kamatayan. But sabi ni Jesus dito, ang dahilan po ng Diyos dito, hindi para sa tuloy-tuloy ang kamatayan, because bigyan po ng luwalhati ang Diyos. Wow! Exciting po ito, ha? Walang insignificant detail sa Biblia. Verse 5, "Now Jesus loved Martha and her sister," si Mary po ito, and of course, Lazarus. Ang ganda na sinabi ni Jesus dito, now Jesus loved Martha and her sister, of course, si Mary, and her brother Lazarus. Bakit po nilagay ito ng banal na espiritu? So ipinapaalam sa atin na talagang special sa Panginoong Jesus tayong church, because itong pamilyang ito na binabanggit natin, si Martha, si Mary, at si Lazarus, it's a type of us, typology po natin bilang church. So mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mahal din po niya ang buong mundo, pero iba po yung pitak niya, yung puso ng Panginoong Jesus para po sa church. Mahal na mahal niya po tayo.
Amen. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Now, take note, 2 days. Ilagay niyo po yan sa inyong mga isipan. 2 days, babalikan natin yan mamaya. Let's go back to the verse. John chapter 11, verse 6 tayo once again. When Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days. Mag-stay po siya doon sa lugar na kinalalagyan niya. Now the question is, why did Jesus delay his coming and he stayed 2 more days doon sa kanyang kinalalagyan? Well, sabi po kanina in verse 5, Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. So ginawa niya po ito, not for anything else. Hindi po siya kaagad pumunta doon sa lugar na kinalalagyan po ni Lazarus sa kanyang tomb. Of course, kasama po na kanyang mga kapatid sa kanilang kinalalagyan sa kanilang tahanan. Not because galit po siya sa kanyang mga minamahal. Meron po siyang inihahandang gagawin para po magbigay ng luwalhati sa Diyos. Na wala po insignificant detail sa Biblia. Now, according to verse 4, tingnan natin, still with John chapter 11, kaya po siya nagstay pa for 2 days sa kanya kinalalagyang lugar, that the Son of God may be glorified through it. So magbibigay po ito ng luwalhati sa kanya bilang anak ng Diyos. Amen. So ano pong magandang revelation po matatagpuan po natin dito? Alam niyo po kasi, ang salita po ng Panginoon ay napakaraming layers. Pwede natin gamitin practically, pwede din po spiritually. And in our case, diba, sabi ko kanina, ang daming layers ng salita ng Panginoon ng Biblia. Pwedeng gamitin pang-practical sa ating Bible study, of course, spiritual, and eschatological. So, about end times. So, ang case natin today is all about end times. So, sinabi natin eschatology, a branch of theology concerned with the final events in the history of the world and of course, humankind. So, ito po ay, dito tayo magpo-focus sa eschatology. Dito sa mga tagpong ito, in John chapter 11. So matutupo tayo sa mga tagpong ito, it's a typology once again. Pag sinabi natin typology, the study and interpretation of types and symbols. So yung once again, si Martha, si Mary, at saka si Lazarus, they were types of us church. So mahal na mahal po sila ni Jesus. Once again, kaya po hindi siya kagad pumunta nung nabalitaan niya patay si Lazarus, hindi po dahil sa hindi niya mahal ang pamilya nila. Mahal na mahal. But because sabi nung verse 4 kanina in John chapter 11, gusto po niya ang pagkakataong ito ay mabigyan po na luwalhati ang anak ng Diyos. Sino po yun? Siya yun, si Kristo, ang ating Panginoong Jesus. Now, matuto po tayo at basahin po natin this time ang verses 23 naman until 26. Still, with John chapter 11, Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day." And Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die." Do you believe this? Now, alam niyo po mula po sa mga talatang ito, meron pong dalawang uri ng mananampalataya in the last days. Kasi di ba, pinag-usapan natin, eschatology tayo ngayon. So, there are 2 types of believers in the last days. At para po maintindihan natin lalo ang rapture. At lalo po tayo ma-excite. Now, tingnan po natin, mula po sa mga talatang binasa natin kanina, John chapter 11 verses 25 and 26, makikita po natin sa mga verse na ito, yung dalawang types ng Christians. Now, the first group, ito po yung Christians who have died already. Sila po mga natulog na, nangamatay na, nasa piling na ng Panginoon. John chapter 11 verse 25, Jesus said to Martha, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live." Ang mga ito na naniniwala sa kanya, nanampalataya sa kanya, though they died already, but they will live. Now, ano pong sinasabi nito? Ano po yung parallel verse po nito? Matatagpuan natin sa 1 Thessalonians 4:14. "For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus." Yung pong word na sleep dito, yung mga ginagamit po kasi sa Biblia sa mga mananampalataya, hindi lang namamatay. Natutulog lang. So sila po'y muling bubuhayin at the last days. 1 Thessalonians 4 verse 16. Tuloy pa po natin. "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." So sila po ang unang bibigyan po ng glorified body. So ito yung first type ng mga Christians. Those who have already died. Pero bubuhayin po silang muli. Now sino po yung ikalawa? Actually parang tatlo nga eh. Now, basahin po natin yung ikalawa. Gaya po na sinabi ko kanina, may itinakda na pong panahon
para ang Diyos sa nalalapit na pagbabalik na ang kanyang bugtong na anak. Now, ito, ang ikalawang grupo po, ito yung mga tinatawag na the rapture generation. Who are these people? I believe this is you and me. If you believe in me, just type it sa ating comment section. Amen! Naniniwala po ako, we are the rapture generation. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, yung parallel verse po muna, basahin natin. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Now, ito naman po yung John 11, verse 26, na pinapatunayan na meron pong rapture generation, mga buhay pa to. Tayo po ito. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Now, I'm asking you, mga kaibigan, do you believe this? Please, pakilagay po sa ating comment section. Yes, I am part of the rapture generation. Pakilagay po yon. I am part of the rapture generation. Now, gaya po na sinabi ko kanina, may itinakda na pong panahon ng Diyos sa atin. Even though hindi natin alam yung eksaktong oras, eksaktong panahon, pero may mga hints po ang Diyos sa mga mananampalatayang kagaya natin. Para lalo po tayo na-excite sa ating mga inaantabayanan at sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa ating mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. At binabalitaan po natin sila, kagaya po na ginagawa natin sa ngayon, na talaga naman po nalalapit na ang araw. Now, muli po balikan natin yung sinabi ko kanina. Mula po sa Book of Genesis, sa pagkakalikha ng mundo, until the time of Jesus, ito po ay 4,000 years. Sa kalendaryo po ng tao, this is 4,000 years. Sa Diyos po, ito ay 4 days. Amen? Mula po sa panahon ng ating Panginoon Jesus, until po sa panahon natin sa kasalukuyan, ito ay 2,000 years na. So sa Diyos, ito po ay 2 days lang. Now, pag in-add up nyo po ito, 4,000 plus 2,000, that's 6,000 years. Sa Diyos, 4 days plus 2 days, that's 6 days. Amen! So dito po, according to Genesis chapter 2, verse 3, alam niyo po, nung nilikha po ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay na nandirito, tinapos niya pong likhain ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. So nagtrabaho po siya for 6 days. And then, napaka-special po ng 7th day. Come on, church. Say this with me. 7th day. Bakit po? 7th day, napaka-special. Because after 6 days, on the 7th day, siya po ay nagpahinga. At ito pong panahong ito ay tinuturing niyang banal. Basahin po natin Genesis chapter 2, verse 3. Then God blessed the 7th day and sanctified it because in it, He rested from all His work which God had created and made. So napaka-special sa kanya ikapitong araw. So yung 6 na araw, nagtatrabaho po siya. But on the 7th day, finally, siya po ay magpapahinga. And then He blessed this day. He sanctified it because this is holy. This is kadosh sa wikang Hebreo. Kadosh, ito po ay special day for Him because ito po ay panahon kung saan siya po ay namahinga. Now, kung atin pong babalikan ang timeline ng Diyos, ang kanyang kalendaryo, di ba sabi po in 2 Peter chapter 3, verse 8, "But beloved, do not forget this one thing." I hope hindi niyo pa po nakakaligtaan, ha? "That with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day." Muli po sa kasaysayan ng mundo, titignan po natin. 4,000 years, mula po sa Genesis until the time of Jesus. With us, this is 4,000. But with God, this is just 6 days. Mula sa panahon ni Jesus, ang panahon po natin, sa ating po kalendaryo, this is 2,000 years. At sa panahon po ng ating Panginoon, sa ating Diyos, sa kanyang kalendaryo, ito po ay 2 days lang. So, all in all, 4 days plus 2 days, 4,000 plus 2,000 years, that's 6,000 years. So, after 6 days, kasi po sa Diyos, napaka-importante po, after 4 days plus 2 days, that's 6 days. Ibig sabihin, ang kalendaryo po ng mga Hudyo sa ngayon ay nasa 5,782. So, ibig sabihin, malapit na po tayong pumunta sa ating ika-7,000 year. Now, ano pong significance po nito? Ibig sabihin, ito na po yung panahon para tayo po yung mamahinga dahil this day is so holy, sanctified, so special. Now, ano po ito? Ibig sabihin, nalalapit na po na tayo po ay balikan ng Panginoon bilang kanyang pangako. Dahil sabi niya, kung nasaan ako, gusto ko naroon ka tuwi na aking kasama. Amen! Hindi po ba nakakatuwa? And once again, sa Hebrew calendar, ang mundo po sa ngayon ay nasa 5,782. And I believe, hindi mo naman kailangan na pumunta pa sa eksaktong 6,000. Kung ira-round off na po ito, napaka-ikli na po ng panahon. And I believe that really rapture is so near. Wow! And the more po natin na
Napapatunayan po ito, di ba? Hindi natin alam yung eksaktong araw, pero merong hint po sa atin ng Diyos na halos papaubos na po yung 6 days. Sa Diyos po, once again, yung 4,000 from the time of Genesis until kay Jesus, that's 4,000. From Jesus' time to our time, that's 2,000 years. Sa kalendaryo po natin, this is 6,000. But with God, this is just 6 days. And on the 6th day, He rested. He sanctified it. And He blessed the 7th day. Why? Ito na po yung panahon para tayo po yung mamahinga, kapiling na ating Panginoon. Doon po, sa Kanyang piling. Dahil gusto niya, once again, John 14:3, kung nasaan siya gusto niya, ikaw at ako ay laging niyang kasama. Amen. So dito po, napakaganda po ng sinasabi sa atin. Alam niyo po, gusto ko pong bigyan po ito ng pagkakataon bago tayo matapos. Alahanin po natin mga numbers na 4 at saka 2. Balikan natin yung istorya ni Lazarus, kung saan ay kinatagpo po siya ng Panginoon, binigyan siya ng buhay. John chapter 11 verse 6, bilang paalala po sa atin at makita po natin ang ganda po ng mga paalala sa atin ng Diyos. At tayo po ay lalong ma-excite sa pagbabasa natin ng Biblia dahil meron po mga typology po dito. May mga kapahayagan na dapat po natin binibigyan ng pansin at tuon. John 11 verse 6, so when Jesus heard that Lazarus was sick, He stayed 2 more days. Ano pong significance ito? Meron pong pinapakita sa atin ng Biblia. 2 more days, He stayed for 2 more days. Di ba? Sa panahon po natin sa ayon si Jesus, siya po, He stayed 2 more days. And then, pagkalipas mo nun, siya po ay nagbalik sa Panginoon para bumalik po siya on the 3rd day. Amen. So, in John chapter 11, verse 39, Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of him who was dead, said to him, sabi ni Martha sa kanya, "Lord, by this time, there is a stench, for Lazarus has been dead 4 days. So, nandito po yung mga numbers na 2 and 4. Pag in-add po natin to, nung tumayo po si Jesus sa tomb ni Lazarus, sabi niya, "Lazarus, come forth." Alam niyo, buti na lang, nagsalita siya ng pangalan. Kasi kung sinabi lang ni Jesus na, "Come forth," baka po lahat ng patay doon nagkaroon ng buhay. Buti na lang, may pangalan, ano? So, nung sinabi niya po ito, after 2 days and 4 days, that's 6. On the 7th day, ikapitong araw, naranasan po ni Lazarus ang buhay na maguli. Lazarus came back to life. Wow! So mga kaibigan, muli po, hindi natin alam ang mga mangyayari sa hinaharap. But one thing for sure, meron po binibigay sa atin mga revelation ng Diyos. Nang sa gayon, hindi na po tayo natatakot, nababalisa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At dahil po nauunawaan po natin ang mga katotohanan ito, na-excite po tayo at lalo pong nananagana yung passion natin to spread the gospel, to share the gospel, lalo tingin sa ating mga kaibigan, kakilala, at sa ating mga minamahal na kapamilya. Amen! At bilang pagtatapos, balikan na po natin ating question at magkaroon na po tayo ng final solution. Ito po yung question natin kanina pa. Bakit kaya tila nagdidelay ang pagdating ng Panginoong Jesus? Well, this is the answer once again. Because He doesn't want that any should perish and that all should come to repentance. 2 Peter chapter 3, verse 9. Kasi po ang ating pong mapagmahal na Diyos Ama sa langit is giving people more time para sila po yung magkaroon po ng metanoia or change of mind so that sila po ay mangaligtas, at kapag sila po ay nangaligtas, sila po ay kasama rin sa rapture of the church. Amen! Now, ang ikalawa pong tanong ay ganito, nakatakda na rin po ba ang pagdating ng Panginoon? Tinakda po ba ito ng Diyos? I believe nakatakda na po ito. Pinakita po niya po sa atin, dapat po mangyari po muna yung 6 na araw. And on the 7th day, gaya po na ginawa niya ng kanyang likhain ng mundo, in 6 days, tinapos niya po ang kanyang paglikha sa mundong ito at sa mga bagay na ginawa niya sa mundong ito. And on the 7th day, He blessed the 7th day. Why? Because the 7th day is so special. He sanctified it. Why? Because ito po yung kanyang araw ng kapahingahan. At tayo po yung nalalapit na doon. Remember, from Genesis until the time of Jesus, that 6 days, ito po yung kalendaryo ng Diyos. And from Jesus' day until our time, nasa 2 days na po yun. So pag in-add up niyo po ito, this is 6 days. Malapit na po tayo sa araw ng ating kapahingahan. Makakasama na natin ang Panginoon ng magpas sa walang hanggan. Di ba? Nakakatuwa po ito. So ang ating pong solution as we end, mainam po na maging maalam tayo sa mga nangyayari at mangyayari pa sa ating paligid para hindi po tayo dalawin anumang takot, pangamba, at pagkabalisa. At lalo tigit tayo po ay ma-excite, magkaroon pa ng nag-aalam na passion
para ibahagi po at ipakalat ang salita ng Panginoon. Nang sa gayon, hindi lamang po tayong ligtas, mas maraming tao pa ang mga ligtas. At magkita-kita po tayo sa isang grand reunion sa takdang panahon. Kung saan tayo po ay katatagpuin at babalikan na ating Panginoon. At nang sa gayon, siya po ay makasama natin. Kung nasaan siya, gusto niya kasi naroon din po tayo sa tuwi-tuwina. So Matthew 24 verse 6 tells us, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled." So bilang mananampalataya, no need to be troubled. Huwag po tayong mabahala. Sundan pa po natin ang verse na matatagpuan sa John chapter 14 verses 1, 2, and 3. "Let not your heart be troubled." Ito po ang paalala sa atin ng Panginoon. "You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you." And verse 3, "If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself." Why? This is the reason. "That where I am, there you may be also." Kung nasa saan ako, gusto ko naroon ka sa tuwi na ay lagi kong kasama. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe. At dahil dito, naiintindihan na po natin ang mga kaganapan at nangyayari sa ating kasalukuyan, nang sa gayon hindi na po tayo mabalot na anumang takot, pangamba, at pagkabalisa sa ating kasalukuyan hanggang sa hinaharap. At ito po ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong araw po ito. Nakita po natin kung gaano po kaayos, gaano po kasinop ang Diyos sa kanyang mga isinulat sa Biblia para atin po itong pag-aralan at pag-usapan, at nang sa gayon atin pong pagbabahagi ng kanyang salita ay nagmumula sa ating mga puso. Dahil gusto po niya kung paano po tayo nangaligtas, kaya din po mas marami pa tayong maakay. Gamitin ang ating mga buhay para ipahayag ang kanyang salita, at mas marami pa tayong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya na makasama natin ang mga ligtas sa taktang panahon na itinakda sa atin ng Diyos. Sa pagkakataon po ito, alam ko po na pagpala kayo sa ating mga pinag-usapan, at gusto ko po kayo imbitahan kung wala pa po kayong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, hindi po siya pwedeng kumilos sa inyong mga buhay kung hindi niyo po siya papahintulutan. At naniniwala po ako na sa mga oras po ito sa mga kaibigan natin na kayo po marahil ay naimbitahan, naitag or nayakag at nakapakinig po ng ating mensahe sa ngayon, naniniwala po ako na nagnanasa po kayo ng kaligtasan. Well, ito rin po ang pagnanasa ng Diyos para sa inyo. Amen. All you have to do, sabi po Romans 10 verse 9, "That if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, you shall be saved." So all you have to do, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik, sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, "That today is the day of your salvation." Kung nakikita niyo po yung mga nangyayari sa ating paligid, may mga pagbabanta sa pagsabog ng anumang nuclear weapon, well, ang pagliligtas po ng Diyos, ang kanya pong pangako, sabi niya in Isaiah 54 verse 17, "That no weapon shall prosper against you." Yes, it's true. The weapon is already formed. Marami po sila niyan sa Russia. But the good news is, it will never prosper against you and against me. Kung kayo po isa ng mananampalataya. So, all you have to do, I'll pray with you. Please pray with me. And please pray this prayer. Buksan niyo po inyong mga bibig at angkinin niyo po ang panalangin. Ito bilang inyong sariling panalangin na nagmumula pa rin po sa inyong puso. Pwede po ba natin gawin yon? Let's pray. Sabihin niyo po itong panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko po aking sarili. Walang kapangyarihan, walang kakayahan, hiwalay sa iyong anak na si Jesus. Kinikilala ko po at tinatanggap ko ang katotohanan na ako'y isang makasalanan. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Simula sa oras na ito, dahil naniniwala po ako sa iyong mga tinapos na gawa sa krus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na noon pa. Kaya naman ang iyong kapatawaran, O Diyos, ay inaangking ko ng tuluyan. Salamat po sa katotohanan na ang buhay na walang hanggan ay inilaan mo na sa akin bilang iyong kaloob. Salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga nag-pray ng panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, maniwala po kayo, kayo po ay ligtas na ligtas na. All you have to do, simple lang, samahan niyo po kami sa ating pananambahan, sa ating Bible study, happening every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 via Facebook Live. Nang sa gayon, matuto po tayo mapagyaman ang ating kaluluwa.
At sa gayon, wala na pong puwang anumang takot at pangamba at pagkabalisa dahil ang kapayapaan po ng Diyos ay patuloy po ninyong angkinin. Iniwan na po ito sa inyo ng Panginoon at inilaan at ibinigay. So angkinin po natin ito at dahil alam po natin ang katotohanan, wala na pong puwang anumang takot dahil kayo po'y balot na balot ng kanyang sakdal na pagmamahal. God's perfect love casteth out fear. Amen. At ngayon po, gusto ko po nang ipanalangin ang ating mga kapatid, marahil kayo po ay matagal na mananampalataya, pero first time niyo po napakinggan ang mga katotohanan ito. Yes, it's true. I believe that God is delaying the coming of His Son dahil gusto po niya that everyone should have this metanoia or change of mind. Kasi po ayaw niya mapahamak ang bawat isa. So God is giving us so much time para ma-preach pa at ma-share pa yung gospel. And at the same time, meron din pong takdang panahon ng Diyos na darating at darating po ang kanyang bugtong na anak. Hindi po yun mapipigilan ni naman. At nakita na po natin, kanina mula po sa mga typology na binigay ko sa inyo, after 6 days, babalik po ang Panginoon. Kasi po, on the 7th day, panahon na po para tayo po ay lubusang magpahinga sa piling niya. Amen. So I would like to pray for you. Ano man po ang inyong mga takot, tanggalin niyo na po sa inyong isipan yan. Mahal kayo ng Diyos, so tinanggap niyo ang Panginoong Jesus. Panghawakan niyo po kayo po iligtas at ang kaligtasang ito ay hindi po mapapawi sa inyo. Let's pray. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapatid na ito. Salamat sa buhay na kaibigang ito na kasama namin na nag-aaral at nagpupuri at namamangha sa aming mga pinakinggan na mensahe mula po sa inyo. Lord, really, it's sooner than we think. Akala po namin malayo pa pero we believe, Panginoon, na lalapit na po ang panahon at ang araw na ito na sadyang iyong itinakda. Matagal ng panahon na kayo po'y nagtitiis. It's because mahal na mahal niyo po ang tao. Gusto mong magkaroon kami ng pagkakataon na makapagpabago ng isip. At lahat po kami ay lumapit po sa inyo at tanggapin po kayo. O Diyos, gawin niyo pong kasangkapan na aming broadcast at even Lord, ang aming mga kapatiran, mga kaibigan na nakapakinig ng mensaheng ito. Na wag na po kami magpatumpik-tumpik, patuloy po namin samantalahin ang panahon at give us the passion, Lord, and the excitement na i-preach ang iyong gospel. Share po namin ang iyong ebanghelyo sa aming mga kaibigan, mga kakilala, at lalo tigit sa aming mga kapamilya. O Diyos, salamat po dahil ang mga katotohanan ito, ang mga nanggaganap sa kasalukuyan, pandemya, gera, at mga ano pang bagay na mga pagyanig, mga earthquake, tagutom, bunga po ng gera, nararanasan na po namin bilang patikim sa aming kasalukuyang panahon. Salamat, O Diyos, kapag ito po ay nag-escalate na, lalo pang lumala, kami po ililigtas muna mula po sa pagbuhos ng iyong galit at puot sa mundong ito. At gusto po namin, Panginoon, gaya ng iyong puso, masinop po namin isa sa katuparan ang pagkatawag sa amin. Ipapahayag po namin ang iyong salita ng maayos, malinaw, at nagmumula sa aming puso. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Nararamdaman po namin at sa pag-ibig na bumubukal sa aming mga puso para sa aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan at mga kakilala. Ito po ang aming panalangin at inaangkin po namin sa pangalan ni Jesus. At sa atin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, itaas po natin ang ating mga kamay. At magpasalamat tayo sa Diyos. Muli po, maraming salamat aming Ama at aming Diyos. Salamat po sa aming pag-aaral sa nakalipas na ilang oras, Panginoon, ay patuloy mong pinagyayaman aming mga puso't isipan sa yaman ng iyong salita. At sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy niyo pong bigyan kami ng pagkakataon na lalo kaming magalak sa pananampalataya na inilaan mo sa amin. Magalak, Panginoon, sa biyaya na sadya kami po'y napapalaya. At angkinin po namin ang iyong pagdaligtas sa amin mula sa araw na ito at sa mga darating pang panahon. Sa anuman pong lugar na aming pupuntahan, Panginoon, wala pong dahilan, anuman pong bakterya or virus na nagkalat sa aming paligid, hindi po ito lalapit sa amin. As promised, Lord, you have promised that 1,000 may fall at our side and 10,000 at our right hand, but it shall not come near us. Lord, we thank you for this truth. At naniniwala din po kami, lahat po ng aming mga iisipin, gagawin, hawakan na aming mga kamay ay sabiang pinagpala mo na. Kaya naman, Panginoon, patuloy mo gamitin ang aming mga buhay bilang buhay na patutuo at pagpapala. Salamat sa iyo, O Diyos, sa hayo kami. Taglay namin na kapayapaan, kapahingahan at kagalakan ngayon at magpakailanman. Lahat po tayo man magsabi ng Amen at Amen. Amen. We thank
Thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. If you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number or simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray with you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving, our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today, in the coming days and in the coming weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Hiromi and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.